Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay luwalhatiin ang Diyos sa pagbabago. Luwalhatiin ang Diyos sa pagbabago. Mamiramang kayo po ba'y misa na naingganyo o nayaya na sumubok po sa isang produktong ibibenta sa inyo? Nabawa po isang gamot o pagkain o inumin na ano daw, pampapayat. Hindi po sinubukan. Ngunit matapos ang maraming araw, eh ganun pa rin. Pumayat lang marahil ay yung wallet o bulsa. Pero ating katawan po o timbang, pareho lang. Walang nagbago. Maminaman ang pagbabago po sa buhay ng Kristiyano. Isa sa pinakamahalagang paraan natin maluhati po ang Diyos sa ating buhay. Tugama ni Pablo, sabi niya po sa Galatians chapter 1, 2024, sabi niya po, kundi ang kanila lamang narinig na pag-uusapan ay yaong umuusig sa atin nung una, ngayon nangaral ng panampanataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira at kailang nilulahati ang Diyos sa akin. Sabi mga naman si Pablo po, dating umuusig siya. Ngayon, naging mangaral na. From persecutor, siya po'y naging preacher. Dahil dito, sabi ng Biblia, lulhati ng mga tao ang Diyos. Kaya po ating maaring nais na mapuri at lulhati po ang Diyos sa ating buhay. Magawa po natin yan, hindi naman sa magitan po ng ating pag-awit, o pagsamba, o pagtuturo, o pagpaparatoo, kundi po sa magitan din ng ating malinaw na pagbabago sa ating buhay. Makita po na salungat ng ating buhay sa ating dating buhay. Para po sa akin, kung masigit na salungat, masigit na maupuri at malahati po ang ating Diyos. Tulad po ni Pablo, na dating umuusig, ngayon siya po ay nangaral at ang inuusig na. Kaya po sabi sa Efeso 5:28, sabi po roon, sinabihan po ni Pablo na mga magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Salit po, sila ay magtrabaho upang magbigay pa sa nangailangan. Mula po sa illegal na pagkuha at pagnanakaw, sila po ay naging makadiyos sa pagibigay. Yan po ang tunay po na pagbabago na magbigay puri, papuri at kalatian sa ating Panginoon. Maraming salamat po.